Shout out kay Jilin Gutera, kay Joy Sapilan, Michael Frank Bayongan, kay Lay Aljor Angko, at kay Ilardo Evangeline. Magandang umaga, tanghali o gabi sa inyong lahat. Ano mang oras na may salaysay ang kwento kong ito. Tawagin niyo po ako sa pangalang Erlito, nakatira sa isang bayan sa Kapis. Noong nakaraang buwan ko lang ho natuklasan ang channel na ito. Bago ko pa man maisipan na ibahagi ang karanasan ko dito, ay naibahagi ko na ang karanasang ito sa aking mga kasamaan sa trabaho, pati na sa ilang mga kaibigan. Kaya nung unang napakinggan namin ang channel na ito, tinulak ako ng mga kasamaan ko sa opisina na ibahagi ang karanasan ko dito. Ngunit, ngayon ko lang naipadala. Nagsimula pong lahat, Boss Chris, taong 1995, nung ako'y nagdadalaga pa lamang. Nagbibinata. Ako po ay isang bisexual, Boss Chris, para sa kaalaman nyo. Apat kaming magkakapatid, puro lalaki. Ngunit ako lang yung half-half. Tsaka malapit ako sa aking lola. Buhay pa noon ang lola ko. At yung lola ko, Boss Chris, may mahigpit na pananampalataya sa Diyos natin. Sa kabila nito ay meron din siyang paniniwala sa mga aswang, engkanto, at lalo na sa mga pamahiin. Ngunit sabi niya sa akin noon pa man, ay wala nang mas makapangyarihan sa Diyos Ama natin. Isang araw, maaga akong ginising ni Lola dahil Linggo ang araw na ito. Tuwing Linggo kasi ay nagsisimba talaga si Lola. Kahit umuulan pa ng malakas, ay talagang pupunta siya sa simbahan. Lito, Lito, gising na po at magsisimba tayo. Bibili tayo ng damit mo ngayong araw. Sabi ni Lola. Ang mga katagang iyon, Boss Chris, ay ang siyang nagpagising sa akin. Kaagad akong bumangon mula sa pagkakahiga at nakita kong pangiting-ngiti si Lola sa akin na parang mayroong gustong ipahiwatig. Ako naman ay napaisip kasi basta ganun ang ipapakita ni Lola. Mayroon akong nakalimutan. Lumabas ako ng kwarto para makapaganda at maligo. Noong hawak-hawak ko ng timba at papunta na ako sa labas ng bahay para mag-igib ng tubig, ay napatingin ako sa kalendaryo na nasa gilid lang ng pintuan namin. At doon ko nakita at naalala na ang araw pala na iyon ay kaarawan ng minamahal kong lola. Agad akong bumalik sa kwarto at niyakap ko siya, binate at hinalikan. Lola, maligayang kaarawan. At teka, bakit mo pala ako bibilhan ng damit? Eh dapat ikaw ang bumili ng damit para sa sarili mo. Dahil kaarawan mo ngayon. Sambit ko kay Lola. Lito, ikaw yung palaging sumasama sa akin kahit saan man ako magpunta. Kaya sa tingin ko, karapat dapat na bilhan kita ng damit. Tsaka mayroon din naman akong ipon. Yung iba naman sa naipon ko ay bigay sa akin ng kuya mo at ama mo. Kaya huwag kang mag-alala. Sagot ni Lola. Buti ka pa Lola, binibigyan ni kuya. E ako sabi niya, kapag mababa raw ang grado ko, eh hindi niya ako bibigyan ng pera o bibilhan ng damit. Gusto niya rin na maging pulis ako. Tanging nasagot ko na lang kay Lola, Boss Chris. Maya-maya pa'y nagbihis na ako at lumakad kami ni Lola. Sa pagdating namin sa simbahan, nasa labas pa lang kami ay napahinto si Lola, Boss Chris. Tinanong ko siya kung ano ang problema ngunit sabi niya, wala raw.
Pero kitang-kita ko sa mga mukha ni Lola ang pagkabigla. At nakita ko ang mga mata niya na nanlalaki na parang may nakita. Ngunit todo tanggi pa rin si Lola at ipinagwalang bahala ko na lang iyon. Pagkatapos ng misa ay napasabit kami sa kakilala ni Lola na nagbebenta ng iba't ibang kakanin. Bumili kami doon at pumunta sa bayan. Naghanap kami ng damit na bibilhin ni Lola para sa akin. Alam niyo Boss Chris, may mga damit akong gustong gusto nung time na yon. Ngunit si Lola talagang pumili ng damit para sa akin. At kulay pula ito. At ayon sa kanya, pula daw ang palaging isusuot ko para iwasan ako ng mga masasamang elemento. At maliban dito, may ibang kulay din tulad ng puti at ibang matitingkad na kulay. Huwag lang raw itim o mga kulay na madilim kasi lapit din daw ito ng mga masasamang elemento. Pagkatapos naming bumili sa bayan ng damit ay tumungo kami sa isang panaderya. Doon ay bumili kami ng ilang tinapay. Pagkatapos nun ay umuwi kaagad kami ni Lola. Sa pagdating namin sa bahay ay nakahanda ng agahan. Si nanay yung naghanda at ang dalawa kong kapatid. Si tatay at ang kuya ko na panganay namin ay maagang umaalis ng bahay para magtrabaho. Kahit na Linggo Boss Chris ay kumakayod talaga sila. Diyan ako bilib sa kanila. Si nanay naman at ang dalawa kong kapatid ay minsan lang kong magsimba. Kaagad kaming kumain at nagkwentuhan kami. Agad kong naalala at tinanong kay Lola kung bakit siya napahinto bago kami pumasok sa simbahan. Agad namang napahinto si Lola sa pagkain at tumulo ang kanyang luha. Yun pala, nakita niya si Lolo na kumakaway sa kanya at nakabuka ang mga kamay na parang gusto daw ni Lolo na hawakan ang kanyang mga kamay. Dagdag pa ni Lola noong sandaling yun ay parang hihimatayin siya na parang aatakihin sa puso at hindi niya maintindihan ang nararamdaman niya. Tuwing Linggo raw kasi sabi ni Lola nung buhay pa si Lolo ay nagsisimba talaga sila. Walang Linggo na hindi sila nagsisimba. At naaalala niya ang isang pagkakataon na ganun ang ginawa ni Lolo sa simbahan nung nabubuhay pa ito. Sa eksaktong lokasyon at eksaktong oras. Medyo kinilabutan kami Boss Chris habang kumakain. At agad namang iniba ni nanay ang usapan namin kasi nakakakilabot. Pagkatapos namin kumain ay agad na pumasok si Lola sa kwarto niya at hinalungkat ang mga imahe nila ni Lolo. Boss Chris, ako po yung bunso at hindi ko na naaalala yung mga kulitan namin ni Lolo. 4 na taong gulang kasi ako nung pumanaw siya nang dahil inatake ito sa puso. Nakita kong umiiyak ulit si Lola nung sandaling iyon. Agad ko naman siyang niyakap at kinausap. Sa mga sumunod na araw Boss Chris, umaga, Sabado ang araw na ito. Dumating sa bayang kasintahan ng kuya ko, kasama ang nanay niya at ang kaibigan ng nanay niya. Nadatnan ko si nanay, Lola at ang mga kapatid ko na abala sa pagluluto. Agad ko naman silang tinulungan sa mga gawain. Pagkatapos ng lahat ay agad kaming kumain ng agaan kasama ang nanay at ang kaibigan ng nanay ng kasintahan ni kuya. Yun pala Boss Chris, nalaman ko na buntis yung kasintahan ni kuya at gusto ng nanay nung kasintahan ni kuya na panindigan niya ang magiging apo nila. Nagtataka ako Boss Chris kasi wala namang dinadalang babae si kuya sa bahay. Tsaka noon ko lang din nakita ang kasintahan niyang iyon. Ewan ko sa kanya. Pero hindi ko na inisip pa ng mas malalim. Ang pumapasok sa isip ko noon ay magiging tiyahin ako. Aeste, tiyuhing medyo brusko.
narinig ko sa usapan nila na magpapatayo ng bahay sina kuya at ang kasintahan niyang ito sa mismong lupain namin. At yung pamilya ng babae ang gagastos ng lahat-lahat. Nakikita ko din na mayroong kaya sa buhay ang magiging asawa ni kuya. At pinaplano na rin nila ang pagpapakasal noon. Habang nasa hapagkainan, may napansin ako, Boss Chris. Yung kaibigan ng nanay ng kasintahan ni kuya ay hindi makatingin sa mga mata ni Lola. Nakita ko din yung titig ni Lola sa kanya ay hindi basta-basta. May kasama itong galit na parang malalaman ko talaga na may kakaibang dahilan. Kilala ko din kasi si Lola, Boss Chris. Alam ko kung galit siya. Alam ko kung mayroong kakaiba. Kilala ko si Lola. Ngunit, kilala ko nga ba ng lubusan? Sa tingin ko hindi pa sa mga panahong ito. Noong natapos na kaming mag-agahan ay konting kwentuhan at maya-maya ay agad namang umalis sila ng bahay. Fast forward tayo, Boss Chris. Lumipas ang isang buwan. Tapos na yung bahay ni kuya at doon na tumitir ang kasintahan niyang tawagin natin sa pangalang Ate Bella. Simula noong nandoon si Ate Bella, Boss Chris, ay hindi kami makatulog ng maayos nang dahil tahol ng tahol ang aso namin. Na noon ay tahimik lang naman tuwing gabi. Hanggang sa isang gabi, napagdesisyonan ko na doon ako matutulog kay Lola kasi ilang gabi na akong hindi nakakatulog ng maayos. Sa paghiga ko pa lang ay sa hindi maipaliwanag na dahilan ay nakatulog kaagad ako. Komportable ako sa kwarto ni Lola. Sobrang bango at malamig ang hangin. Naaalala ko po na ang gaan-gaan ang pakiramdam ko sa tuwing papasok ako sa kwarto ni Lola. Nagbibinata na ako, Boss Chris, noong mga panahong ito. Pero yung trato sa akin ni Lola ay parang anim na taong gulang. Noong nakatulog na ako ng mahimbing, ay nagising ako. Siguro mga madaling araw na po iyon. Nagising ako na wala si Lola sa tabi ko at sobrang dilim kasi wala pang kuryente noon. Nakakarinig ako ng taong nagsasalita sa likod ng bahay at naaaninag ko na mayroong nakasinding gasera at ang ilaw ng gaserang ito ay pumapasok sa mga butas sa kwarto ni Lola. Agad akong tumayo at binuksan ko ang bintana ng kwarto ni Lola. Doon ko nakita si Nanay, Boss Chris, na hinahawakan si Lola sa likod na parang hinihimas-himas niya ito. At nagsasalita si Lola. Kaibigan mo siya. Huwag mong traidorin. Walang hiya ka. Apo ko sa tuod yung dinadala niya. Huwag mo akong kalabanin. Sabi ni Lola. Ito lang po ang narinig ko. Pero mayroon pa siyang sinasabi noon na nasa lingguwaheng Espanyol. Mahilig kasi si Lola noon na magsalita ng Espanyol. Lalo na kapag nagagalit sa akin at minumura niya ako ng pabiro. Ngunit sa Espanyol na lingguwahe. Lola, nanay, ano pong nangyayari? Tanong ko sa kanila. Agad akong sinenyasan ni nanay na hinaan ko yung boses ko. Agad naman silang pumasok sa loob ng bahay at sinabihan ako ni Lola na matulog na. Sa mga sumunod na gabi, Boss Chris, tuwing madaling araw nagigising talaga ako na wala si Lola sa tabi ko at nakikita ko siya sa labas ng bahay, malapit sa bahay ng kuya ko at ni Ate Bella. Parang binabantayan ni Lola yung bahay nila kuya. Mga dalawa o tatlong linggo din ito nangyayari, Boss Chris, sa pagkakaalala ko. Hanggang sa dumating itong gabi na binulabog kaming lahat. Sa pagkakaalala ko, mag-aalas 12 na noon at nagising ako.
sa sigaw ni Lola. Nakarinig din ako ng mga kalabog at mga lagabak sa dingding ng bahay namin na noon ay gawa lang sa amakan. Agad kong binuksan ang bintana ng dahil nag-aalala ako. Baka nadula si Lola o di kaya ay may nangyaring masama sa kanya. Boss Chris, nakita ko na mayroong kaaway si Lola. Dinudumog po si Lola ng isang babae. Si Lola naman ay hindi nagpapatalo at nakita kong may lakas pa si Lola kahit na medyo matanda na ito. Hindi ako makapaniwala, Boss Chris. Agad akong sumigaw noon. Nagising din sina kuya at ang iba ko pang mga kapatid, pati na si nanay at tatay. Kagad akong lumabas ng bahay at kitang-kita ko yung mukha ng kaibigan ng nanay ni Ate Bella. Normal naman pong mukha niya pero mayroon lang konting pagkakaiba. Noong nagsilabasan ng ilan sa amin ay kaagad namang tumakbo papunta sa likod ng bayang kaibigan ng nanay ni Ate Bella. At nakita ko, Boss Chris, nagalit na galit ito kay Lola. Maayos naman si Lola noong gabing ito. Kaagad namang kinumpronta ni Lola si Ate Bella. At sabi ni Ate Bella, wala daw siyang alam na ganun yung kaibigan ng nanay niya. Sinabi rin niya na ang kaibigan ng nanay niya ay nakakarinig din ng mga kwento na may lahing aswang. Ngunit sa kabila nito, lumaki lang daw si Ate Bella ay hindi niya pinansin ang mga kwento tungkol sa kaibigan ng nanay niya kasi wala naman silang ebidensya. Noong gabing iyon, napaiyak na lang si Ate Bella at hindi rin makapaniwala sa sinabi ni Lola. Si nanay, tatay at Lola lang ang nakakaalam tungkol sa ganito. Kahit si kuya at si Ate Bella at maging kaming magkakapatid ay walang alam na ilang araw na palang inaaswang si Ate Bella. Ayaw kasi nila kaming matakot lalo na si Ate Bella kasi buntis ito. Sa mga sumunod na araw, nagdesisyon si Ate Bella na umuwi sa kanila. Sumama kami ni na Lola at nanay sa kanya, pati na si kuya. Sa pagdating namin sa bahay nila Ate Bella, nagulat yung nanay niya na pumunta kami doon at tinanong pa niya kami kung anong sadya namin. At yun, sinabi ni Ate Bella sa nanay niya ang mga nangyari. Hindi rin makapaniwala yung nanay ni Ate Bella na ang kaibigan niya ang umaaswang sa anak niya. Ayon sa nanay niya, dalawang araw na raw ang nakakalipas noong nagpaalam sa kanyang kaibigan niya na aalis sa lugar nila at baka hindi na babalik pa kasi magtatrabaho daw ito sa malayo. Ikinalungkot naman daw ito ng nanay ni Ate Bella kasi biglaan ang pag-alis ng kaibigan niya. At doon na naming pinagtagpi-tagpi ang lahat at napagtanto. Sabi ni Lola, nung unang araw pa lang na nakaharap niya ang kaibigan ni Ate Bella o ang kaibigan ng nanay ni Ate Bella, alam na niya ang lihim nito. Ngunit hindi siya hinusgahan kaagad ni Lola kasi ayon kay Lola, hindi lahat ng taong may madilim na lihim ay masama. Hindi lahat ng tao ay masama. Ngunit sa nangyaring iyon ay baliktad. Fast forward ulit tayo, Boss Chris. Malapit ng manganak si Ate Bella noong mga panahong ito. Isang umaga, sinama ako ni Lola na pumunta sa bayan kasi sabi niya, sa paglabas daw ng apo niya sa tuwod, dapat may mga damit na ito. Bibilhan ni Lola ng damit ang apo niya sa tuwod kaya pumunta kami sa bayan. Nararamdaman daw kasi ni Lola na sa mga susunod na araw, manganganak na si Ate Bella. Alam mo, Boss Chris, ang saya-saya ni Lola habang bumibili siya ng damit. Yun bang gaan-gaan ang pakiramdam niya? At yung mga ngiti niya sa akin ay kakaiba.
at sobrang gaan kong titignan. Sa pag-uwi namin sa bahay, Boss Chris, ay kaagad siyang pumunta kina Ate Bella at Kuya at binigay niya ang mga damit sa kanila. Sa mga sumunod na araw, nanganak nga si Ate Bella at babae ito, gaya ng hula ni Lola. Kasi sabi ni Lola kapag gumaganda o magaan ang mukha ng isang buntis, babae ang dinadala niya. Isang buwan ang lumipas, isang umaga, nakaupo si Lola sa upuan na tumba-tumba o yung rocking chair. Kasama niya si Ate Bella. Hawak-hawak ni Lola noong mga sandaling ito ang apo niya sa tuhod. Pinapagalawang tumba-tumba na upuan at kumakanta si Lola ng paborito niyang kanta, Himig ng Pag-ibig, na kinanta ng grupong Asin. Habang kinakanta raw ni Lola ang mga lirikong ang bawat tibok ng puso'y kay sarap damhin, napansin raw ni Ate Bella na hindi na sinunda ni Lola ang pagkanta. Nilingon raw niya si Lola at nakita niyang hindi na gumagalaw si Lola. Ngunit ang anak ni Ate Bella ay nakahiga pa rin sa mga kamay ni Lola. Iyon na palang huling mga salita ni Lola. Sumigaw agad si Ate Bella na agad namang gumising sa akin noong umagang iyon. Alam niyo, Boss Chris, nanilim yung paningin ko noon. Umiyak talaga ako ng grabe at sobrang sakit po yung nararamdaman ko magpahanggang ngayon. Hindi ko pala kayang mawala si Lola noon. Ngunit inisip ko na lang na kahit na umiyak ako ng umiyak, hindi ko pa rin maibabalik ang buhay ni Lola. Natural lang po ang ikinamatay ni Lola, Boss Chris. Sa huli ko lang din nalaman na mayroon palang kakayahan si Lola sa panggagamot. Noon pa man raw, sabi ni Nanay, matapang talaga si Lola na kahit sino at ano pang nilalang ang makakaharap niya. Kahit pa yung siga sa baryo namin, nilalabanan niya noon. Mayroon din pong gabay si Lola ayon kay Nanay. Kaya palang bango-bango ng kwarto ni Lola at maging si Lola. Mayroon din po akong gabay. At iyon ay walang iba kundi si Lola. Maraming maraming salamat po sa pagbigay mo ng oras, Boss Chris, sa kwento ko. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Erlito ng Kapis.